Sanay na ba kayong magsuot ng mga lukot na damit dahil sa taas ng singil sa kuryente? O di kaya sa pagmamadali dahil wala na kayong oras mamalansya? Bukod kasi sa time-consuming ang pamamalansya, naku, ang isa pang pinoproblema ng ating mga kapuso ay kung paano tatanggalin ang lukot ng damit kapag hindi present ang plansya. Ang mga ibabahagi kong tips kay Rina, hango sa website ng isang sikat na magazine. At ang mga kailangan, matatagpuan lang sa ating mga tahanan. Yes, mga kapuso, at kasama ko ngayon ang estudyating si Rina, na talagang hindi siya talaga marunong mag-plansya, no, Rina? Aminado naman siya. Pero syempre, meron pa rin siyang magagawang paraan kung paano niya yung mga damit, magiging gusot free, guys. So, kung halimbawa yung t-shirt po ninyo, halimbawa t-shirt nito ni Rina, gusot-gusot din. Siyempre kasi pag, kaya naman nagugusot ang t-shirt pagka naglalabad mo, pag pinipiga. Siyempre nagugusot po yan, no? Diba? So, kailangan po talaga kahit na paano ay gawa natin ang paraan. So, ano yun? Kumuha po kayo ng siguro towelet or maliit na towel. Ayan. Basahin nyo ng konti, basa ano, hindi masyadong sobrang maraming tubig. Ayan. So medyo natanggalan na natin ng water. Saka po natin ngayon ito, idadump ng, ganyan-ganyan lang po yan. Kumuha ng malaking tuwalya. Ilapat sa kalahating bahagi nito ang damit at itupi ang natitirang bahagi ng tuwalya. Tapos kaganyan-ganyanin mo lang ito. Ayan. O, diba? May ginastos ka ba doon? Walang effort to, ginanyan-ganyan mo lang yan. Ha? Patuyuin ang damit sa hangin o sa init ng araw. Madali lang ba? Madali lang pala. Correct. Yan lang, tapos-tapos na. Diba? Sa tulong ng towels at kaunting tubig, ang dating t-shirt na gusot, mukha ng plansyado. Simple pero effective, diba? Nako, isa pa po sa poproblemahin natin mga kapuso, lalo na't medyo, eto na ang tag-ulan mga kapuso, yung amoy din ng inyong mga damit. Bukod sa gusot, yung amoy din. Pero, kung gusto mo yung kombinasyon na yon na matanggal yung amoy, tapos matanggal din po yung lukot ng damit mo, nako, meron po tayong solusyon dyan. Rina, ang solusyon natin ay, nako, kumuha ka lang ng sprayer or yung cologne na, lalagyan ng cologne na hindi mo wala ng laman, pwede rin po yun mga kapuso. Lagyan mo ng water na merong halong suka. At ang maganda sa vinegar, mabilis itong mag-evaporate. So, it doesn't leave any lasting smell dun sa damit natin. So, pag ang bahay ninyo, pag ang panahon ay maulan, no, at nakakulob yung mga damit, mas maganda kung sprayan ito ng konting vinegar lang and water. At pag in-stretch nyo again, dahil tubig ito, magbabagong molecule, it will retain that shape pag evaporate ng water. Eto na nga, instant tanggal din po ito ng inyong lukot sa damit. Hayaang matuyo ang damit. Tanggal lukot in furnace. Salamat sa water and vinegar mixture. Ang amoy kulob at gusot ng damit, mawawala agad-agad. Okay, Rina, at ating mga kapuso dyan, nako, yung inyong mga takuri dyan, nako, napakalaking tulong po niyan para makapag-plancha kayo na hindi gumagamit ng plancha. Anong gagawin nyo? Itong takuri na ito, lagyan nyo lang po ng tubig. Ayan. Pagkatapos po ay pakuluan lang po natin yung water. At kapag kumukulo na po yan, makikita nyo po yung usok mula po dyan sa maliit na butas na to, kung saan nag-iingay yan. Kasi, ayan, nag-wizzle po yan. Ayan. O, diba? Dyan po natin itatapat itong gusot na gusot na blouse na favorite ni Rina. Ayan. So, itatapat lang natin yan. Diba? Oo nga po, ang dali. Tignan mo, makikita talaga yung difference nito. Oo, pre, kanina ay sobrang yan. Mm-mm. Sobrang wrinkled yan. Ayan mga kapuso! O, diba, gamit ang kettle. Look at that! Sino ang mag-aakala na ang takure na ginagamit sa pagpapakulo ng tubig, pwede palang gawing instant steam dryer. Nako, dito naman, para matanggal natin, Rina, itong gusot dito sa iyong napakagandang blouse, kailangan natin ng
Ito, saucepan, actually. Ayan, na may tubig. So, kailangan din natin ng paper. Any paper na meron kayo. Pero better, syempre, yung siguro white para hindi madumihan yung inyong damit. At pagkatapos ay, magpapakulo lang tayo ng tubig dito sa ating saucepan. At pag mainit na siya o kumulo na siya, saka natin siya ilalapat dito yung pan niya. Kung nagtitipid din kayo, edi pwede to. Pero kung wala talaga kayong kuryente, ito yung mga option na pwede. Careful lang po tayo, okay? Tsaka lang ngayon kung meron kayong dahon ng saging, go for it. Okay. In fairness, di ba? Konting pasada lang ng kaserola sa damit, pwede na itong pangporma. Excited na rin po ako na i-apply itong mga natutunan ko sa everyday life ko. Tandaan, pwede pa rin maging wrinkle-free ang inyong mga damit kahit walang plancha. Kailangan lang maging resourceful sa pagtatanggal ng mga nakakahiyang lukot para pati ang gusot sa inyong mukha mapalitan ng ngiti.